Okay, hello guys at welcome sa aking channel ulit. Ayan. So, ngayon ay magre-retro gaming tayo. At sa nakikita nyo ngayon, ang ating laro ay galing sa PlayStation. Ayan. Alam ko retro game to, pero sabi ko nga sa previous video ko, naging paborito ko talaga ang Digimon. Kaya ngayon, yan ang lalaroin natin, Digimon World 2. Okay. Yeah, so honestly guys, maraming may hindi masyadong fan ng laro na to. Mas prefer talaga nila yung ano. Mas prefer nila yung either yung original na Digimon World or yung Digimon World. Pero ako gustong-gusto ko tong laro na to. So alam ko bakit. So, ito yung character natin. Sadly, isang character lang ulit siya. Blue Falcon security guard. So, mamaya guys, malalaman niyo kung ano yung Blue Falcon na yan. So, ito ang una nating sabak sa adventure. And so actually trainee pa lang tayo. And magiging tamer tayo once matapos natin tong last training mission natin. So ayan, so yung Blue Falcon ay isa sa mga guard team na pwede nating salihan. Mamaya makikita nyo pa ano yung iba pang guard team. Pero for now, kausapin muna natin si leader. Ayan, si Cecilia, siya ang kaisa-isang babaeng guard team leader. So as a tamer, defender tayo ng digital city. Pinagtatanggol natin siya sa mga outside threats. And so sa game na to, usually lahat ng areas is considered as domain. Kaya mapapansin nyo mamaya lahat ng sa mga future videos ko, mapapansin nyo lahat ng areas ay mga domain. So kung gusto nyo malaman kung ano-ano yung iba't ibang klaseng domain, continue watching, follow and subscribe. Yeah. So ito yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa laro na to, yung busy detail. Yan, sorry natin, hindi pa tayo tapos eh. And so ang Digibital ay isang tanke. So exciting gamitin ang isang Digibital. Pero yan yan. And so kumbaga itong last mission na to yung pinaka tutorial ng laro. So dito nyo matututunan lahat ng mga kailangan nyo malaman sa paglalaro ng Digimon World 2. Ayan. So
hindi ko alam kung napapansin nyo or naririnig nyo, pero may konting slowdown sa sounds. Not really sure kung bakit. Pero yan. So ito yung continent or directory continent. Ito yung pinaka area natin. And ayan, boot domain. So isa pa lang siya dahil yun yung mission natin yan. Yan ang digipeter. So mapapansin nyo sa taas may HP tsaka EP. Yan ay stats ng ating digipeter. So pag isa sa mga yan nag zero, balik tayo sa CP. So importante yung dalawang yan. Lagi nyo titingnan yan. So dito makikita nyo yung stats ng digipeter. Ayan, Titan body. Ito yung engine niya, ito yung battery. And tas spider RAM. Yung RAM ng ating Digimon box, storage, mga item. So ito mga canyon. So sabi sa inyo, tank, diba? May canyon. Ito pang disarm ng mga ano, ng mga trap sa treasure box. Wala pa naman tayong makikita nito, pero pang destroy siya ng mines. Ayan, merong mine sweep, pang ano, parang radar, para maiiwasan natin yung mga mines, saka bug nest. Siyempre, radar, yung mga map. Ayan. Siyempre, ito yung mga Digimon natin ngayon. Although, hindi natin ito Digimon. Ito yung Digimon ng trainer natin, si Zudokorn. Paka-familiar ng pangalan niya. So, Mega Seedramon, Lilimon. Kung gusto nyo check yung moves niya, yan. Circle button na. Flower Cannon, tsaka heal. Importante yan. Press Seramon. Ang laki niya. So, ito more on physical attacks lang. Pero, yan. So, hindi natin yung Digimon yan take note. Sad. Pero yan ang magagamit natin for now. So ayan, may Digimon tayong kalaban. Usually, hindi natin malalaman kung sino sila, pero square button. Yan, alam natin kung sino sila. Gazimon, tsaka si Gizamon, Virus, Rookie. Then, ito. Pag gusto mo mag-recruit ng Digimon, meron din siyempre dito, magre-recruit ka. Initially, isa lang partner mo, pero... So, kailangan mo ng mga gift. Yan yung i-gagamitin mo para makuha sila. Usually, pag ganyan, mga level 5 or mga rookie level, 3-4 na gift pwede na. Mas malaki or mas malakas na Digimon, siyempre, mas marami. So, lapit. Labahan natin sila. Kasi wala tayong takas eh. Yan. So, ito si Mega Seedramon. Yan yung attack niya. Meron siyang pang isang attack. Meron din siyang pang lahatan. Then, may counter attack siya. Usually, pag counter attack, aantay mong mauna yung kalaban bago ka umatak. Try natin. So, ito. Pag-isa sila. Tapos makikita mo rin sa baba yan. Sa baba ng counter attack. Battle. Tapos yung description ng move. Yan. Choose a breath of fire. Tapos, kung ilang MP yung magagamit. So, yun. So sorry guys, medyo nabagal yung sounds. Hindi ko alam kung bakit. Naglalag siya. Pero yan, pattern. Sorry. Ayun, bumibilis ulit. Yung sounds. Yeah.
Ayan, since naka-counter-attack lang si Mega Seedramon, hindi pa siya attack na yun. Ah, nag-miss. So, nangyayari din yan. Nag-attack. Pero walang exact ano, parameters. Siguro sa speed. Ayan. By the way, huwag kayong mag-alala kung hindi kayo in-attack. Ay, hindi siya muna naka-counter-attack kasi hindi in-attack. Kasi magre-regular attack na siya. Pero usually, mas mahina. Or may mga effect na hindi gagana. Pero yun, wala namang kaso yan. So. And then, tipid MP din yan. I-guard mo muna yung ibang Digimon. Isang Digimon lang yung pa-attackin. Isa, dalawa. Okay, at least. Kung mag-miss yung attack mo ng isang Digimon mo, sa isa pa. Sayang. Sayang turn. Then, pa-on. And so, XP tsaka bits. Yung bits yung pera natin. So, kumikitang kabuhayan tayo. Kung napansin nyo kanina doon sa gift, balikan, punta tayo sa items. Yan. So, lahat yan. Yan pang recover HP, MP recovery, ayan o, card king, gift level E, data. Kung mapapansin nyo, yung gift na to para lang sa data Digimon. Nakita nyo kanina, di ba, yung dalawang kalaban natin is virus. So, hindi pwede itong gift na to. Wipe it. Kasi ito ay canon ammo. So, kumbaga bala siya ng canon natin. Flame tsaka water damage against sa kalaban. Ayan, so take note na pag ginamit mo yung floor portal, hindi ka na makakabalik sa previous floor. Kaya kung may hinahanap kang item, o kung gusto mo mangulik ka ng item, gusto mo mag-training ng Digimon, ikot ka lang sa floor. Pag wala na talaga, saka ka lang, umakyat. Kasi sayang. Kasi yan, pwede slant. Slant movements. Ayan, nakikita niyo ba yung background? Ay, yung pader ng dungeon? Ayan, ito. Usually, pag ganyan, ibig sabihin, boss floor na yan. So, kung ayaw niyo palabanan yung boss, menu, autopilot. Pero, syempre, dito hindi pwede. Autopilot na. Pag nandito na kayo sa gantong floor. So, ayan. Take note nyo rin yung mga ganyang floor. So, iba-ibang kulay yan. Nag-i-increase yung damage ng attack base dun sa floor. May mga Digimon din na nasa mga floor talaga na yan para tumaas yung attack nila. Ayan, yung iba't ibang type ng floor. So, may iba't ibang paraan para malabanan yung mga Digimon na nasa floor. Either i-dalin mo sila sa ibang floor ay or ilayo mo sila sa floor na ganito, sa panel. Pero kasi hindi lahat ng Digimon umaalis. Minsan nagsistay sila sa nasa loob lang sila ng specialty floor para mas malakas sila. So, no choice ka. Unless magdadala ka ng Digimon na same. So, pwede nyo pala i-check yan. Press X lang. So, dito malalaman mo kung ano klaseng boss yung mga kalaban natin. At saka yan, pansinin nyo, laging ganyan. Pag ganitong nasa isang hallway na kayo, usually boss na yan. So, prepare. And dito nyo rin makikita kung anong type ng kalaban nyo. Usually, depende sa floor. Yan, tulad nyo, makikita nyo. Fire specialty. So, idea na yan na fire specialty yung kalaban natin.
So ayan, 3-on-3. So ayan, Mega Seedramon. Dito pwede natin gamitin yung Ice Blast. Kasi tatluhan sila, so effective to. Kasi lahat hindi sayang empty. Okay din gamitin yung same attack. Bawa ito fire attack siya. So since nasa fire specialty floor tayo, maganda siyang gamitin. Malakas yung attack natin. Sa pang tip, pag merong rookie or mas mahinang Digimon sa grupo, unahin nyo. So nood lang tayo. Hindi ko, walang no controls needed. No, malakas oh. 64. Pero take note, ingat din kayo dito sa mga attack na lahat tatamaan. Kasi kaya nung Mega Seedramon, may counter. So pag umata kayo lahat, may counter yung Digimon. Tulad yan. Siyempre, tatap. And usually yung mga counter attack mas malakas compared sa regular attack. Ayun, nag-miss siya o. Weak. Ayun, dead. Okay. Ayan, sorry guys. Okay, so this time, since mababa na yung buhay ni Vidramon, pwede tayo mag-Ice Blast para silang dalawa. And then, target na si Cleomon ng dalawa. Diba? Kailangan may strategy ka rin kasi dito para hindi sayang MP. Kasi minsan, wala ka naman dalang gamit. Wala kang item. So, tipit-tipit. Hindi ba? Patay si Vidramon. Tapos Mega Seedramon na makakounteran. Pero ingat din kayo doon kasi syempre pag mahina na yung Digimon mo, pag nakakounteran, pwede mamatay. Sayang. Hindi ba? Buhay pa. Malakas si Digimon. Bagsak! Okay, so panalo tayo. So hindi natin masyado kailangan yung experience dito. Importante sa atin dito ay pera. So may 1,300 na tayo. Importante yan. So kung naalala nyo kanina, meron tayong autopilot. Pero wag nyo gagamitin yun kung gusto nyo matapos yung mission nyo. Kailangan dito tayo sa exit portal. Pero kung halimbawa konti na lang yung EP, konti na lang yung EP nyo at kailangan nyo hindi kayo aabot sa exit portal, okay lang, autopilot. Pero kailangan nyo bumalik dito para maklear yung mission. So mamimili na tayo ng sarili nating guard team. Yan. So magkakaroon na tayo ng sarili nating tangke. Alright. So, pang beginner pa lang yung DGPL natin, pero ma-upgrade naman, don't worry.
Yan. So pwede tayo mamili dito ng gusto natin pangalan, pero limited pa rin yung characters. So ewan ko kung familiar sa inyo yung pangalan na to, pero yan. So hindi nakakaalam, malalaman nyo rin yan. Okay, so mamimili na tayo ng guard team. So ayan yung digital city, yan lang yung city natin ngayon. So ang guard team sa ito, Gold Hawk. So ang kung naalala nyo kanina, merong virus saka data. Itong team na to, ang main Digimon nila ay vaccine type. Tapos ito, Blue Falcon. Dito yung mga data type Digimon. Ito yung mga virus type Digimon sa Black Soil. Tapos ito, meron din Tamers Club. Dito usually wala namang makikita dito. Pero pag may kailangan kayong information, dyan pumunta. Tapos ito, Digimon Center. Usually, nanghihingi dito ng mga trade. Like, magte-trade ka ng Digimon para sa ibang Digimon na usually hindi ka makakakuha agad. Or unique yung Digimon. And then Colosseum, ano yan, may significance din yan. So tinan natin sa status, makikita mo dito sa condition ang rank natin, cadet. So syempre pag may guard team na tayo, maiba na yan. Para, pero dun lang. So kung gusto mong ma-improve pa yung rango mo dito sa Colosseum, magko-compete ka. Mamaya magko-compete tayo sa mga future videos. So, kung gusto nyo makita yon, follow and subscribe. So, ako, ang gusto ko, para sa akin kasi, ang vaccine type, more on power base. Marami silang mga attack na malalakas talaga, pero yun lang. Bihira yung may assist, bihira yung may interrupt, counter, ilan lang. Blue Falcon, mostly mga support type. Like, bukod pa pala nun, ang Gold Hawk, mga vaccine, marami silang healer, marami silang healing moves. Blue Falcon usually mga ano, support type, like pang paralyze, yun, pang sleep, pang confuse, yun. Isang mga virus usually, ito yung mga pang damage talaga na unique damage skill. Marami silang interrupt, marami silang ano. Kumbaga, sa Blue Falcon, assist. Sa Black Sword, interrupt. So, ako, mas prefer ko to. So, ayan. Pag pumasok kayo dito, ang magiging partner nyo sa virus ay si Demi-Devil. So, sa totoo lang, hindi siya ganun kagandang partner. Mahina siya. Pero pag napalakas siya, okay siya. Okay siyang partner. Hindi ko lang din gusto yung Digivolve niya. So, take note. Yo, so, yun ang sinasabi nila tungkol sa Black Sword. So, papakita ko lang din yung ibang guard team sa inyo. Labas tayo. Blue Falcon ito. Dito si Mr. Zudokorn, yung ating trainer kanina. So, pagdating mo dito, ang magiging part mo ay si Patamon. Pero take note, hindi si Angemon kagad ang Digivolve ni Patamon. So, kung yun ang iniisip nyo, no. Ating team leader. Ayan, so lahat ng data type Digimon ang gamit nila.
And so, pwede tayo bumalik dito kung ito yung gusto natin. Or, syempre, tingnan muna natin yung box. Gold Hawk. Sa, nga pala, sa Japanese version, hindi Gold Hawk ang pangalan nila. Nakalimutan ko na actually, pero Silver. Sa partner natin, ay si Agumon. Well, malakas talaga si Agumon. Sabi ko nga, power type. Tsaka maraming heal. Maraming healer type sa Gold Hawk. So, ito ang leader natin. So, all vaccine type Digimon lang ang supported nila. So, take note. So, syempre, ayoko ng vaccine. Sa Black Sword tayo. Hindi ganun kalakas ang mga virus type. Pero, marami sila magagandang skill. Marami interrupt skill. Si Demi-Devimon ang ating magiging pack. Yan, so automatic na. Yan. So, ang partner natin ay si Demi-Nebe. So, pwede natin siya bigyan ng nickname. And take note na every time na nag-digivolve siya, makakapagpalit ka ng nickname ng Digimon mo. Kung gusto mo, yun pa rin. Go lang. Mas mahaba din yung pangalan na binibigay nila sa Digimon compared sa character mo. So, good luck. Sayang. So, may first mission na tayo. Diba? SCSI Domain Paren. Siyempre, dahil nasa isang guard team tayo, meron tayong teammates. Ayan, si Bertrand. Tsaka si Joy-Joy. Take note lang guys na kahit anong guard team ang piliin niya, hindi mo sila matatakasan. No choice ka. So mayabang lang siya. Wala siyang binatbat. Okay, so pag-akyat nila, explore natin yung ating guard team. Ito, dito ka usually pwede bumili na items. Pero hindi ko sinasuggest na bumili ka ngayon. Bumili ngayon. Pero ayan, HP, MP disc, antidote. So ayan, EP pack. Importante yan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit. Importante yan. Pero ayan. So, recover siya ng 100 EP, make fix recover ng 100 HP,
So usually healing items. Then dito sa kabila. Ito yung mga support items. Yan. So pang-cure ng ano? Pang-cure ng HP ng virus Digimon lang. MP, revive. Tapos naalala niyo yung gift kanina, 'di ba? Ito 'yon. So dalawang level siya, level E, level D. So mas mataas na level, mas konti yung kailangan mo na gift compared sa level E, pero syempre mas mahal. Pero hindi ka pa bibili niyan ngayon, mamaya pa. Yan, so may pang-boost din ng defense, boost ng offense. Yan. So usually magandang gamitin niya sa mga boss. Kasi against data Digimon. Kasi sa Digimon World, may mga weakness din yan. Like, vaccine, mas malakas sa virus. Virus, mas malakas sa data. Data, mas malakas sa vaccine. So, take note. So, hindi pa tayo bibili yan. Huwag muna. Dito muna tayo. So, alis na tayo. So, yun. Tayo sa game. At hindi tayo pupunta dyan. Dito tayo sa gilid. Okay, so naalala nyo kanina, sinabi ko na na-upgrade ang ating Digibeetle. Dito yun. Pwede kang bumili ng parts. Yan, C. Okay, so yan. So, Wolf Engine, Lion Engine. Battery, RAM, box. Tapos ito yung mga cannon. Shooter gun, bug zapper, saka missile gun. Importante to mamaya. Itong dalawa. Ito meron na tayo. Ito eh. So, ito lang. Ito eventually. Ito rin. Mind sweep tsaka bug sweep. Hindi nyo pa kailangan ngayon yan. So, huwag nyo munang bilhin yan. At hindi muna tayo bibili ng parts. Kung naalala nyo, may mga cannon kanina, diba? So, dito tayo bibili ng bala. Yan. Mag tsaka drill missile. Tapos against sa mga bugs. So, pag mamaya, pag may mga bugs na tayong ma-encounter, pakita ko sa inyo. So, syempre, pag nakabili ka na ng parts, kailangan mong i-assemble yan dito. Yan. So, i-assemble mo siya. Pero dahil wala tayong binili ng parts, ito muna. So, di ba nakita nyo dito? Ayan, papakita ko. Yung current battery natin is 100 EP lang. So, pag naubos yan, babalik tayo sa city. Sayang. So, ang gagawin natin, since walang available na bagong battery, upgrade natin siya. Ayan nyo, 200 EP na siya. 300 EP na siya. So, mas matagal tayo ngayon. Wala na tayong bits, so hindi na pwede. So ngayon, pag kinina mo yung Digibeetle natin, punta tayo dito. Status. 300 EP na siya. So, hindi natin kailangan na hindi muna natin kailangan bumili ng EP pack for now. Dahil meron tayong 300. By the way guys, hindi pala kayo pwede mag-save dito sa mga building. Wala. Usually dito sa city or sa map. So, save muna tayo. And there you go. Save na. Yan. And that's it for the first part. Kompleto natin training mission natin and nakapag pili na rin tayo ng guard team natin. So next time gawin na natin yung mission natin, okay? Hanggang sa susunod. Bye-bye.